March 10. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Patuloy tayong ginagabayan ng ating pong Panginoon. Happy Vesper po sa inyo pong lahat. So, Vesperas na naman bago mag-araw ng Sabado. Mag-araw ng Sabat. Bukas po, papitong araw ayon sa banal na kasulatan. At sinabing ng ating Panginoong Diyos na itong pong pitong araw na ito ay kanyang pinabanal. Dapat na lang nating ingatan dahil binanal na ng Panginoon. At ang bunga ng banal na espiritu na ating pag-aaralan ay kaamuan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo. Salamat po o Diyos dahil lagi po kayo nandyan sa amin at hindi niyo po kami pinababayaan. Amin pong dalangin o Diyos ang bawat isa. Amin pong inilalapit ang aming puso't isipan na kami po ay matuto ng kaamuan at ma-apply namin ito sa aming sarili. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So nung nakaraang linggo ay may introduction nito, yung kaamuan, ano? Isa sa mga karakter ng ating pong Panginoon. Ang pinaka-key text natin ay 4 verse 2 ng Efeso. Ayan, sa Bagong Tipan, mga kapatid, at isa sa mga sulat ni Apostol Pablo. Yan. So atin pong basahin, mga kapatid, ano? Na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtatyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Yan, mamatindi ito, no? Mayroong kapakumbabaan at kaamuan, may pagtatyaga. So sabi po dito sa commentary natin sa Bible, sa Andrew's Bible, Paul expresses his profound interest in the unity of the church. He begins with opening exhortation to unity and follows with a poetic list of 7 elements that unite believers. Ayan po, mga kapatid ko, no? So ito pong atin pong binasa. Ang goal po dito ni Apostol Pablo o yung pinaka-minimithi ng palata na ito, yan nga po, yung pagkakaisa. Yan. Pagkakaisa po, mga kapatid. At meron pong elemento ng pagkakaisa. Ang sabi po rito, yung pong verse 4 to 6. Ano, there is one body and one spirit, just as you were called in one hope. Yan. Of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all. Yan po, mga kapatid. One body, one spirit. So yan po yung elements ng pagiging united bilang isang mananampalataya. At isa po sa pagiging mananampalataya, mga kapatid, ano? Isang unity po, mga kapatid, ay yung po magkaroon ng bunga ng banal na espiritu. Yung kaamuan at kapakumbabaan. Lagi pong inuulit ito sa ating pong devotional, yaang dalawa na yan. At syempre sa mga verses sa Bible, lagi pong inuulit yan, yung kaamuan at kapakumbabaan. Bakit kaya laging inuulit? Sapagkat kung walang kaamuan at kapakumbabaan, mga kapatid, ay hindi lalago ang ating church. Hindi mag-unite ang ating church. Laging hindi na ako magtsatsaga. So ganun pa, mga kapatid, kailangan nahaluan pala ng pagtsatsaga yung pumbunga ng banal na espiritu. Kailangan din natin mag-isip, magtiis. Ayan, at sabi dito, magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Kailangan mayroong pag-ibig. O, yaan mo na nga si ganito. Talagang ganun eh. Talagang kailangan natin ng unawa dito, mga kapatid eh. At syempre, yung pagpaparaya natin, kailangan ang pinakasentro ay pag-ibig. So mahirap gawin ito, mga kapatid, kapag hindi natin ito nakasanayan. Kung ang nakasanayan natin laging sa atin at hindi nagpaparaya at walang pag-ibig, napakahirap pong gawin yan. Kung wala tayong pagtsatsaga at talagang tayo ay mababangis at walang pagpapakumbaba sa ating puso, napakahirap gawin yan. Kasi nga, di ba, for 20 years mong sinanay ang sarili mo sa pagiging mayabang, sa pagiging maramot, sa pagiging mabangis, sa pagiging walang pag-ibig. 20 years mong sinanay o 30 years mong sinanay ang sarili mo. Sa isang iglap lang pababago ka, mga kapatid, hindi. Pero may pangako ang Panginoon. Kung talagang lubusan mong ipasasakop ang iyong buhay
sa banal na Espiritu, just one click, ang Panginoon na magbabago sa atin basta kinakailangan talagang surrender tayo sa ating pong Panginoong Diyos. Kailangan talagang naramdaman natin yun. Kasi ganyan ang dapat nararapat sa loob ng church. Ang church hindi po lalago kung walang pagkakaisa, kung hindi tayo magpapasubmit sa ating Panginoon. Sabi dito sa comment, nang tatanggap tayo sa mga kapangyarihan, inaanyayahan kitang tumingin sa tao, inaanyayahan kitang tumingin sa tao ng Kalbaryo. Sino ito? Tingnan mo siya ng ulo'y pinutungan ng koronang tinik. May ano na tayo, meron na tayong clue. Na pumasan sa krus ng kahihiyan, na lumakad ng pautay-utay sa daan ng panghahama. So sino po ito, mga kapatid? Walang iba kundi si Jesus. Ayan. So tingnan natin, sabi, inaanyayahan tayo na tumingin kay Jesus Christ. Biruin mo, ito pong sumulat, itong tatanggap kayo ng kapangyarihan. Ang sumulat nito ay isang babae na propetisa. No, meron tayong pag-aaral niyan. Nakapasya sa fortress ng banal na kasulatan. Pero ba't ganun, marami ang hindi kumikilala sa kanya, marami ang hindi naniniwala sa kanya, wala namang problema. Dahil ang pinaka-importante dito, si Jesus Christ, yung tagapagligtas natin, hindi naman siya. Pero makikita niyo sa writings niya, hindi tayo pinapupunta sa kanya, kundi pinapupunta tayo at pinatitingin tayo, kanino? Kay Jesus Christ na hinama. Ang sabi dito, tingnan mo siya na isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. Kayo ba sanay sa kalungkutan o sanay sa tawa? Na hinama at ikinakwil ng mga tao. Sabi nga sa Isaiah 53:3-4, kasi ang gospel po ng Old Testament, itong Isaiah, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman. So hindi pa po ipinapako sa krus si Jesus Christ, sinabi na ito ng Isaiah, at dinala ang ating mga kalungkutan. Sino po ang sanay sa kalungkutan? Walang iba kundi si Jesus Christ. Ngunit siya ay nasugatan, sabi sa verse 5, dahil sa ating pagsuway, siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Gumaling saan, mga kapatid? Gumaling sa pagkakasala. Ano? Yung ating karakter na balutan ng karakter ng Panginoon, kailangan lang talaga araw-araw isurrender. Kasi araw-araw kang nagiging mabangis, di ba? Araw-araw kang nagbubunga nga. Araw-araw kang galit. Araw-araw kang masama ang iniisip. Kaya kailangan araw-araw din na marinyo ang iyong buhay. Marinyo ang ating pong karakter sa Panginoon. Hindi sapat nung isang linggo ka lang nagbago. Dapat ngayon, tuloy-tuloy, mga kapatid. O, kasi, sabi dito, pinagaling tayo ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng mga latay, sa pamamagitan ng pagtutuya sa Kanya, sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus Christ. Tumingin ka sa Kalbaryo, sabi dito, hanggang sa matunaw ang puso mo sa kamanghamanghang pagmamahal ng anak ng Diyos. Wala siyang iniwang hindi natapos para maiangat at madalisay ang nagkasalang tao. Ganyan ang reaksyon ng ating Panginoong Diyos sa mga taong nagkasala. Alam niyo, kung tayo ang magiging presidente at magiging talagang makapangyarihan, eh ubusin na natin na lahat ng mga kasalanan, eh tapusin na lahat yan. Di ba sa North Korea, ganun? Eh, yung pasaway doon, pinapatay agad. Wala nang kulong-kulong, papakainin mo pa yan, di ba? Pinapatay na agad. Pero yung reaksyon ng ating Panginoon sa pagkakasala ng tao, hindi ganun eh. Pwede niyang ubusin ng lahat ng tao. Pwede niyang alisin ang 10 utos para wala nang magkakasala. Para wala nang basihan na nagkasala sila. Pwede nang tanggalin yung 10 utos. Pwede nang gawin ng ating Panginoon na gawing robot ang mga tao. Para kung ano lang ang sasabihin ng Panginoon, yun lang ang gagawin, eh di hindi na magkakasala, di ba? Pero yung reaksyon ng Panginoon, ganito ang ginawa ng ating Panginoon. Sabi niya, tumingin ka sa krus ng Kalbaryo hanggang sa matunaw ang iyong puso sa kamanghamanghang pagmamahal ng anak ng Diyos. So ganyan ang reaksyon ng Panginoon, iyaan ang kanyang ginawa. Na gusto ng ating Panginoon na matunaw ang ating mga puso sa pagtingin, sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa atin. Ibig sabihin, kailangan na ang gusto ng Panginoon, mahikayat tayo. Magkusang loob tayong lumapit sa Kanya. Magsisi at dumalangin na, Panginoon, baguhin niyo po ako. Akong taong makasalanan na wala namang silbi sa sanlibutan at makasalanan sa inyong paningin, Panginoon, inyo nawa akong linisin at tulungan na magbago
at maipakita ang iyong karakter. Napakahirap gawin. Kung 50 years mong pinagsinanay ang sarili mo, sinanay ang utak mo sa kalokohan, sa kasamaang pag-iisip, kung 50 years mong sinanay, napakahirap gawin. Pero napakadali pala na lumapit sa Panginoon at hayaan natin ang Panginoon na magbago sa buhay natin. May magandang prinsipyo eh. Ano? Kapag ka ang tama ang sinasabi sa atin, huwag na tayong umimik. Mga kapatid, no? Kapag tama ang sinasabi sa atin, huwag na tayong umimik. Ibig sabihin, kapag ka ikaw ay napagsabihan at tama naman yung sinasabi, huwag ka na umimik. Mag-aaway lang kayo. Ganun lang yun eh. Oh. Eh, kapag mali naman ang sinasabi ng iba towards you, huwag ka na rin umimik. Kasi hindi mo naman control ang sinasabi nila. Di ba? Hindi mo naman control ang sinasabi nila. Oh, eh, pa, pwede na lang kung may kinalaman na sa legality na yun. Oh, pwede ka na magreklamo. Pero yung mga sabi-sabi lang, yung parang nangaaway lang, hindi mo na kailangan patulan dahil hindi mo naman control yun. Eh. Hindi mo naman control ang kanilang damdamin. At dito po mga kapatid, gusto ng ating Panginoong Diyos na tumingin tayo sa Kanya. Ano? At sinasabi dito sa aklat na ito, na yung sumulat nito, mga kapatid, eh, itinuturo tayo kay Jesus, hindi sa Kanya. Hindi kay Mrs. White, kundi kay Jesus, sa ating pong Panginoong Diyos. Tumingin tayo sa Kanyang pag-ibig, matunaw yung ating pong mga puso. Kasi ganyan naman yung adikahin ng Panginoon eh. Sabi dito, at hindi ba tayo magpapahayag ng kasalanan sa Kanya? Ibababa ba ng reliyon ni Kristo ang tatanggap dito? Hindi, hindi. Paglala ang sumusunod sa mga yapak ng tao ng Kalbaryo. Umupo tayo araw-araw sa paanan ni Jesus at matuto tayo sa Kanya upang sa ating pakipag-usap, sa ating asal, sa ating pananamit, sabi dito, at sa lahat ng ating mga gawain, maipakita natin ang katotohanan na namumuno at naghahari nga sa atin si Jesus. So paano natin mapapakita na si Jesus ang namumuno sa atin? Ba, kapag naipakita natin sa pakikipag-usap, sa ating asal, sa ating pananamit na tayo ay mananampalataya ng ating Panginoon. Ba, meron palang kinalaman yun, maging sa pananamit. Oo nga naman, ano? Malalaman mong hostess yung babae kung yung sa pananamit niya. Di ba? Malalaman mong nurse yung babae kung siya sa pamamagitan ng pananamit niya. O malalaman mong adik yung lalaki sa pamamagitan ng pananamit niya. At of course, malalaman mong mananampalataya yung tao na yun sa pananamit niya. At hindi lang sa pananamit, sa pagsasalita. At hindi lang sa pagsasalita, sa asal. Maaring maganda yung pananamit natin. Maaring maganda yung postura natin. Pero yung pananalita natin, hindi naman makakristyano, mahirap din, di ba? So kinakailangan na hanggang sa pananalita, kasama pala yan. Hindi yan sa kinikilos lang, mga kapatid. Kahit pala yan sa pananalita. Dahil ang pananalita ang pinakamaingay sa lahat, di ba? Ang bibig ang pinakamaingay sa lahat at pinakamadaling ma-recognize. Ah, itong tao na ito, sa Panginoon na ito, minura ko na. Hindi ko mante. Sabihin eh, ah, itong tao na ito, lagi nagsisimba. Minura ko lang saglit yan. Mas marami ang murang ibinalik sa akin. Mahirap mga kapatid. So, malalaman ng mga tao na si Jesus ang namuno at nagahari sa puso at isipan natin kung sa pananamit, sa asal, at sa pananalita, nakikita si Jesus sa atin. Tinatawagan tayo ng Diyos na lumakad sa landas na inilatag para sa mga tinubos ng Panginoon. Hindi tayo dapat lumakad sa sanlibutan. Ayan. Kailangan nating isuko ang lahat sa Diyos at ipahayag si Kristo sa mga tao. So makikita niyo po dito, kailangan nating isuko ang lahat sa Diyos. Pag sinabing lahat sa Diyos, yung pong dati natin pagkatao, isusuko na natin sa Panginoon. Yung 50 years na ating pinag-ipunang kasamaang ugali, i-surrender na natin sa Panginoon. Ipahayag natin lahat yan sa Panginoon. At talagang iuko natin sa Panginoon, iluhod natin sa Panginoon, iiyak natin sa Panginoon. Panginoon, gusto kong magbago. Kaya lang yung mga gusto kong gawin, hindi ko magawa. Tulungan niyo po ako, palayain niyo po ako. Ang Panginoon ay gagawa ng paraan para tayo ay mapalaya doon sa masama nating ugali na mabangis. At magkakaroon tayo ng
kaamuan. Kasi nga, yun yung bunga ng banal na espiritu. Ang mga taong nasa Panginoon, ang mga taong tinanggap ang banal na espiritu na siyang Diyos at siyang gumagabay sa atin, na siyang comforter sa atin ngayong panahon na ito na sumuko tayo sa kanya, ang ibinubunga nito sa buhay natin ay kaamuan. Hindi tayo yung magpuproduce nito. Ang Panginoong Diyos ang magpuproduce nito sa buhay natin. Kailangan lang natin na isurrender ang ating buhay. Pigilan ang ating mga sarili. Pigilan ang ating mga bibig. Kailangan, meron din pagkontrol sa atin, ha? Kailangan na, oo nga, yun yung ugali mo. Hindi ka naman sa plastic, eh. Hindi naman matatawag na plastic yun. Pinipigilan mo lang yung sarili mo. Kasi ayaw mo nang ang sanayin yung sarili mo sa dating kaugalian. At yung mailabas mo, yung karakter na ni Jesus, pinapractice din yan, eh. Sa bawat araw, eh. Kailangan mo talagang pigilan yung sarili mo na maging mabangis. Yung bibig natin, yun ang dapat natin mapigilan, eh. No, sa pagkilos ng magaslaw, sa pagkilos ng hindi naman makakristyano, kailangan natin yun na mapigilang lumabas nang sa ganoon yung masanay natin ay yung pong karakter ng ating Panginoong Yesus. So, sinasanay yan, mga kapatid. Kasi nandun na, eh. Kinukonvict na tayo, eh. Kinukonsensya na tayo na dapat ito yung gawin natin, eh. Ang kailangan lang ay i-practice, mga kapatid. I-practice. Kasi ngayong kasamaan, di ba, nasa isip mo lang yun, eh. Hanggang pinractice mo na araw-araw, nasanay ka na. No? Hindi na mawala-wala. Kaya ganun din sa kabutihan, sa kaamuan, pinapractice din yan, mga kapatid. I know lahat tayo may kabangisan. Di ba? Para tayong mga naglilimlim na manok, talagang lahat ganun. Lahat ng tao ganun. Normal yun, mga kapatid. Hindi ka tao kapag hindi ka mabangis. Hindi ka tao. Kasi tayo yung makasalanan, di ba? So, kailangan talaga pinapractice ito yung kaamuan. Kasi nandun na yung paggawa ng banal na espiritu sa atin, eh. Ang kailangan ng practicein natin. Sabi dito sa 10:33 na Mateo, ngunit sino mang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao, ay ipagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Anong karapatan natin para magsabing tayo yung mga Kristiyano? Gayong ipinagkakaila naman ang ating Panginoon sa buhay at sa gawa. Ako, na ipagkakaila pala natin. Kaya pala napakahalaga na mapigilan natin yung ating sarili sa kabangisan. Mapigilan natin ang ating sarili sa pagyayaba, sa pagmamataas. Ano? Kasi na-deny pala natin si Jesus kapag hindi natin naisa sa buhay at nagagawa o sa pananalita natin, na-deny pala natin si Jesus at napakalaking kasalanan nyo. At ito, ano ang drawback kapag naipagkakaila natin si Jesus? Ipagkakaila rin naman tayo sa Ama. Ay nako, napakahirap pala nito, mga kapatid. Biruin mo na ipagkaila natin si Jesus sa ating buhay. Hindi natin na-i-apply yung mga napag-aralan natin na ipagkakaila pala natin ng Panginoong Diyos. At sigurado ipagkakaila rin tayo sa Ama kapag gano'n. So napakahirap pala. Itong application na ito, mga kapatid, ay napakahalaga. Hindi lang dapat nating marinig, hindi lang natin dapat na matutunan, ayoko nga, kailangan kong maging maamo, kailangan kong ganito, kailangan kong ganyan. I-apply natin sa ating buhay. Practice it, mga kapatid. Practice it. Magsimula tayo sa maliit. Hindi naman agad bongga, eh. Magsimula sa paunti-unti. Hanggang sa palaki ng palaki, mga kapatid, yung karakter ng Panginoon sa ating pong mga buhay. O, paano natin na i-deny ang Panginoong Diyos? Sa buhay at sa gawa natin. Yan, tatandaan po natin yan. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay nakatatagpo nito. Ayan, sabi po yan sa aklat na doon sa binasa natin sa Mateo 10. Ayan. Araw-araw, kailangan tanggihan natin ang ating sarili. Itaas ang krus at sumunod sa mga yapak ng Panginoon. So, paano tatanggihan ang sarili? Pigilan ang sarili sa pagsasabi ng masama. Pigilan ang sarili sa pagkilos ng kamalian. Ayan, mga kapatid. Oh, at itaas ang krus. Ibig sabihin, itaas si Jesus sa buhay natin. Si Jesus yung mamuhay sa buhay natin. Ibig sabihin, ang maipakita natin yung karakter ni Jesus. Kasi alam mo na, eh. Di ba? Alam mo na, eh. Di ba nga kapag yung mga kabataan, nanonood sila ng mga Korean novela. O kita nyo, kahit sa pananalita, kahit sa pagkilos, kahit sa pag-makeup, mukha na silang Koreana at Koreano.
Di ba? Eh, nai-imitate nila, napapractice nila yung kanilang mga napapanood eh. So, ganun din pala mga kapatid. Kung tayo ay nakafocus talaga sa ating Panginoong Diyos, nai-imitate natin, no? Pinipigilan natin yung sarili natin. Pwede pala eh. Pwede mo pala pigilan eh. Totoo naman kasi meron tayong control sa ating buhay. May control tayo sa ating karakter. Hindi po pwedeng sasabihin mo na, eh, kasi bigla akong ganito, bigla akong ganyan. Pwede mong pigilan. Tingnan mo. Totoo yun. Kaya mong pigilan eh. Sa tulo ng Panginoon. Pwede mong pigilan. Kaya sabi dito, tanggihan ang sarili. No? Pigilan ang sarili sa madaling sabi na maging mabangis, maging masamang tao. Pigilan ang sarili, kundi maitaas ang Panginoon. No? O sana'y dumating sa inyo ang bautismo ng banal na Espiritu upang kayo'y mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Kung magkagayon araw-araw ay lalo kayong magiging kaayon ng larawan ni Kristo at sa bawat pagkilos sa inyong buhay. Ayun po mga kapatid, ano? Araw-araw pala. Kapatid, nung tayo nabautismohan sa tubig, ay nabautismohan din tayo dapat sa banal na Espiritu. Ibig sabihin, kailangan na isuko natin yung ating buhay. Nabautismo naman tayo sa banal na Espiritu, hindi lang natin na-practice, mga kapatid, yung karakter ni Jesus. Eh. Kaya sabi dito, maging kaayon yung ating buhay sa larawan ng ating Panginoon. Sa bawat pagkilos at sa inyong buhay. Kaya, pag sinabing pagkilos sa inyong buhay, mga gawayan at saka pananalita, yun na unang nabanggit. Ang magiging tanong ay, ano po ang tanong? Mawalwalhati ba nito ang aking Panginoon sa pamagitan ng matyagang pagpapatuloy sa paggawa ng mabuti? Pagsisikapan mo ang kalwalatian at karangalan at tatanggapin ang regalong kawalang kamatayan. Yan. Nawawalhati natin ang Panginoon mga kapatid kapag nare-reflect natin ang karakter niya kasi siya ang na itataas. Kaya sabi dito kauli-ulihan sa 4:2 ng Efeso na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan. May pagtsatsaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Yan po ang isa sa basic na requirements para magkaroon ng unity sa loob ng tahanan at hindi lang sa loob ng tahanan, maging sa loob ng church at syempre sa community. Ang kailangan lang mga kapatid, pigilan ang sarili sa pagiging mapagmataas, sa pagiging mabangis at ma-reflect, maitaas ang karakter ng ating Panginoon, yung kanyang kaamuan at pagpapakumbaba. At syempre, napakahalaga na maisuko natin ang ating buhay sa banal na Espiritu, mga kapatid. Dalangin talaga natin yan. Idalangin natin ang bawat isa sa atin na tayo ay mabago ng Panginoon bawat araw. At tulungan din naman natin yung sarili natin na pigilan na huwag magsalita ng napaka-mabalasik na hindi nakikita yung karakter ng Panginoon na kakahiya sa Panginoong Diyos, mga kapatid. So salamat po sa inyong pagsubaybay. Patuloy natin isama sa dalangin ang mga kapatid natin na may karamdaman, mga nanlulupaypay sa pananampalataya, ay isama natin sa panalangin. O yung mga kapatid natin na may mga mild stroke, isama natin sa dalangin na sila po ay gumaling na. Ayan, sila Tatay Alpindo, sila Brother Fernando Isidro, o si Lolo Uling, isama natin sa panalangin. At yung iba natin mga kapatid na may karamdaman. At yung inyo po mga prayer request mga kapatid, katulad pa rin nung kahapon, ay isulat nyo po dyan, isama natin sa panalangin. So Brother Melvin, mananalangin po tayo. Let's pray po mga kapatid. Akila at pagpala naming Amang Banal na nasa langit, maraming salamat po sa umaga na ito. Napatuloy niyo kami binigyan ng oras, pagkakataon na muli kami makapakinig na yung lesson. Tunay na napakasarap na ang inyong pagiging maamo at mapagpakumbaba ay inyong pinakita sa amin o kayo nandito sa lupa. Kaya nais namin na baguhin po rin namin ang aming karakter. Mabago namin ito sa tulong po ninyo pagkat kami walang magagawa para sa aming sarili. Salamat po sa araw-araw na lesson na aming naririnig, aming natututunan na kami ay nare-remind, nare-revive at nabe-bless. Nawa po ito ay aming ma-attempt sa aming puso at isipan na kung saan kung kami ay nagiging mapagmataas o
Nang magagalitin, maalala namin ang mga lesson na ito at kumbaga ay magtulong sa amin na kami ay maging maamo. Maamo na kami ay hindi na maging magalitin. Humihingi po kami ng tawad pagkat kami ay nakagugulat at nakalilimot po sa inyo. Ngunit nais po namin magbago. Tulungan niyo po kami sa aming pagbabago namin karoon. Kami din po sinasama sa panalangin patuloy mga kapatid na nakikinig ngayon. Una-una si Brother John Diego na makapasa po siya sa exam para sa mga doktor. Inyo po siyang ipagkaloob sa kanya marunong na kaisipan upang kanyang maalala kanyang mga na-review kayo din. Bigyan siya ng marunong makaisipan malakas na pangatawan. At siya ay kapaglingkod po sa inyo bilang mga gamot. Yan din amin sinasama sa panalangin ng patuloy na 1,000 missionaries na ito ay patuloy na samahan hanggang sa malapit, nalalapit na pagtatapos. At sila, lahat ng mga nakapinig dito ay mabless. Kaya din tumanggap po sa inyo bilang personal at tagapagligtas. Kami din po sinasama sa panalangin ng Family Villaruman sa gaganapin na final na kanilang pag-uusap. Magkaroon nawa po ito ng magandang result at magkaroon ng maayos na pagkakaunawaan ng bawat isa, maging maamo at magpakumbaba ang bawat isa. At sila ay magkaroon ng maayos na pagtatapos ang kanilang usapan. Sa tulong po ninyo, ang alam namin na ito ay magiging maayos. Ito po ay magiging maganda ang resulta sa inyo pong mga gabay at patnubay. Amin din po sinasama sa panalangin ng mga Bible students na mga nakikinig ng devotional na ito. Ganyan din kasama si Mami Rebecca Gonzalez, Bible students na si Sister Annabel at Brother Henry Canto. Ganyan din sa Erilia Francisco, Romnick Erilia Francisco and Olivia Francisco, Gemma Bell, John Dave and Joey Mimorbon, Imelda and Octavio at Precious na patuloy po silang sa pag-aaral ng Bible at gabayan ng Holy Spirit na matanggap nila ng lubusan ang ating Panginoong Jesus na siya ang aming tagapagligtas. Aming sinasama sa panalangin mga ministries ang bawat isa, mga Bible studies, care groups, jail ministry, personal ministries, at ganyan din ang araw-araw na prayer group sa pamilya ng mga kapatiran sa Tabakaw at Kalipahan. At aming sinasama rin ang mga gawain sa pang-aaral dyan sa Luyos na Iglesia at kundi sa aming lahat ng mga na simbahan sa aming mga nasasakupan po ay pagkaloob ninyo ng mga leader dito na malusog na pangatawan, physical, mental at spiritual at ang mga nakakaril din ng aming mga sinishare sa kanila ay maging marunong sa kanilang pagpili na mapili nila ang tama at hindi ang mali. Ganyan din namin sinasama ang mga bagong binyagan. Patuloy namin sila sinasama po sa inyo na sila ay maging matatag sa kanilang pananampalataya kasama ng 11 baptisms. Diyan sa kasama nila Sister Consuelo Estrella. Ganyan din ang mga kapatiran sa likab. Jeronimo Family, Agropes Family, De Guzman Family, Rivera Family. At kasama na rin si Ate Sanchez at kanyang pamilya at mga iba pang mga bagong binyagan dito sa aming mga nasasakupan sa buong West and South Nevesia. Si Leonardo, General Pino, Kawayan Bugtong, at sa lahat ng aming simbahan dito sa aming nasakupan. Amin din po sinasama sa panalangin mga BOP students sa Kalipahan na huwag magpa-apekto sa tukso ng sanlibutan. Gayun din ang kapatira sa Tabakao, Kalipahan, na manatili sa Panginoon kahit anong pagsubok sa kanila sa kasalukuyan. Gayun din si Sister Gina Santos na maging malakas sa kanyang pananampalataya kasama na rin ang prayer request ni Auntie Flor para sa kanyang pamilya at sa kanyang mga apo na maging matatag sa kanilang pananampalataya. Salamat din po at salamat din po ni Nani Nerissa na kanyang karamdaman ay maayos na. Salamat po sa inyong pagpapagaling sa kanya at sa iba pa namin mga kapatiran na nakikinig ngayon. Amin din sinasama sa panalangin ng safe travel para sa pamilya ni na mga Sanchez, Joshua Sanchez, ganoon din si Jordan Sanchez at kanilang pamilya na sila ay uuwi galing sa ibang bansa. Ingatan po sila sa kanilang paggagayak, paglalakbay na makarating po sila na ligtas sa kanilang uuwihan dito sa lugar nila sa kanilang pamilya. At sila ay magkaroon ng magandang bonding sa kanilang pamilya. At kayo din aming sinasama sa panalangin ng may mga karamdaman. Una po si Sister Kay Chantel Samano. Siya ay kalalabas lang sa operating room.
Siya po ay nang may puwi ng mapagpagaling na kamay na ang mga husay na doktor ang hawak sa kanya. Sa kanyang recovery ay maging mabilis ito, ipanumbalik ang kanyang lakas. At ang masipag na kabataan na ito ay patuloy na kapaglingkod po sa inyo. Sa tulong po ninyo, Ama, at namin na kami ay gagaling. Kasama din po namin si Brother. I mean, nakala na siya po yung aksidente sa motor at ang tatay ni Brother Edwin Astrero kasama ng kanyang mga pasyente doon sa ospital ay ipuin po sila ng inyong mapagpagaling na kamay. At sama rin namin Sister Daphne Lerion, Pasita Jarapa, nanay ni Pastor po. At ganyan din si Sister Sally Sanchez, si Sean Kyle Sanchez, pamangkin ni Pastor Slasa Mamsi, Gerardo Bourbon, LJ, Lara Jane, Jennifer Pascua, Precious Iris Joy, Lola ni Jasper, Brother Ruder ni Hermosa sa kanyang recovery, at ang nanay ni Pastor, si Tate Seri, si Rebecca Francisco, Loretta Reyes, tatang ni Brother Kevin, si Jera Pineda, si Brother Jerry Pineda, si Nanay Pina, at si tatay ni Sister Diane Magsalin. Kasama na rin namin sa panalang si Brother Abby na malubha ang kanyang kalagayan. At si Ate Ne, si Ate Cathy, Kuya Alex, at Nanay Lucing Linsangan, at Bong, Brother Bong de la Cruz, Brother Bernardo Isidro, Janet Montivero, ay din kay Brother Adreng and Sister Maria Naval. Kasama na rin si Sister Catherine Estabillo at Tatay Lorenzo na nakumpanya yan, na nakumpanya dahil sa stroke. Ang mga pangalan po na ito ay nasa banig ng karamdaman na nais namin po ilapit sa inyo. Alam namin na kayo ang aming dakilang doktor, sa inyo kami magtitiwala, at sa inyo may pag-asa, may kagalingan, at kayo po ang aming tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyo, ang gabay at patnubay, salamat sa pagmamahal. At ganyan din namin sinasama ang mga si Joy Christine sa kanyang pagbubuntis, kasama na rin si Sister Kisses sa kanyang pagbubuntis. Ingatan sila sa panahon na ito hanggang maisilang nila ang kanilang baby ng malusog, at magkabayan din itong bata sa na kayo ang aming tagapagligtas at kayo ang aming dapat na kasama sa bawat araw. Amin din sinasama ang mga kapatiran na nagkukulang ng pananampalataya, nagkukulang po ng pagtitiwala sa inyo, na sila ay nais na yung pumakabalik sa pananampalataya. Nawa po ang Holy Spirit ang humipo sa kanila at sila ay makabalik sa tamang landas. Kasama namin si Brother Henry Sabat, Brother Francis Labrador, ganyan din si Siana Reyes. Lawa po siya ay makasama sa lahat ng activities at manumbalik sa kanyang pananampalataya. Kasama po namin sa panalangin ng mga patira na naghihintay pa rin ang kanilang baby. Kagaya nila Pastor at Ma'am Karin, ganyan din siya. Brother James, Sister Tian, Brother Kevin, Sister Cindy, at na iba pang mga kapatiran na naghihintay pa rin ng kanilang panganay na baby sa mga oras na ito. Kaloob niyo po ito sa lalong madaling panahon, ayon po sa inyong kalooban. At ang mga pamilya po na kasama rin namin ang mga pamilya na sumusunod para sa pag-iingat sa magulong hapon na ito. Pamilya na Sienher, Seraspe Sendon, Mr. Michelle Sister, Michelle Seraspe, pamilya ni Ate Joyce Elson, kayo kagayon din si Brother Peter Elson na magkaroon na po ng work sa London. Kasama na rin si Mary Jane de la Cruz Mendoza sa kanyang pagpaprocess ng papeles, si Sister Mika sa kanyang pag-aaral, family ni Sister Consuelo Estrella, Sharon Lloyd and Maddie, Tero Franco at ang kanyang pamilya, Sister Mila de la Cruz, si Raspi family, Sister Rosalie Sanchez, Joy Christine Sanchez, Ate Ine Reyes and Ine Villaroman, at again din lahat ng pamilya na nakikinig sa amin ngayon, na po kami inyong ingatan sa maghapon. At ang aming mga pag-iisip, pananalita at mga gawa ay naway magkaroon ng kaamuan, kapakumbabahan upang kami maging karapat-dapat dyan sa langit na bayan. Nais po namin na mapamilya na ito patuloy niyo samahan, di lamang sa kanilang physical na pamumuhay, spiritual din, at naway aming pagbabago ng aming karakter ay magpatuloy ng paunti-unti hanggang kami maging handa na nalalapitan niyo pagdating. Maraming salamat po sa pagtinig sa aming mga panalangin at patawad po kung man ang kasalanang nagawa. Ito pong lahat ay aming inihiling. Ipagkaloob niyo na po sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi nang sa aming kagustuhan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen.